Erin, galit ka rin ba sa akin? Hindi na ako galit sa'yo. Hindi ko naman sinadyang sirahan kayo. Talagang nagkwento lang ako. Oo na nga. Oo na, naiintindihan ko na hindi mo lang din kasi talaga mapigilan yung bibig mo. Oh. Inugulo ko na naman ba nito? Huwag ka ng beast mode dyan. Okay na, nag-sorry na siya sa akin. Una na ako. Bakit ka pala nandito? Akala ko ba nasa bahay ka nila si Richard? I'm hungry. Mag-order ako ng food. What do you want? No, I'm okay. Hindi ako nagugutom. Will you not join me? Princess, look, oh, it's still office hours. Marami akong ginagawa. Binisita na nga kita, pero di ka man lang makapag-break dyan para kausapin ako. I said marami akong ginagawa. Okay, ganito. Kung gusto mo, pumunta ka na lang sa labas. Kumain ka sa labas, tapos bumalik ka dito after office hours. Okay? Excuse me. So, hindi mo sinagot yung girlfriend ng boss mo? Kasi ano namang isasagot ko sa kanya? Sa kapag pinatulan ko yun, baka magalit pa sa akin si boss, masisanti ako. Isa pa siyempre girlfriend niya yun eh. Kahit pa siguro anong pagsiselos nun, kahit wala na sa lugar, kakampihan niya yun. Hindi ka pa rin dapat pinastos. Dahil nandun ka para magtrabaho. Wow, parang, di ba kahapon, parang ikaw yung girlfriend ni boss na nagsiselos. Erin, wala naman kaming dapat kaselos, di ba? Diyan pa rin tayo. Akala ko okay na tayo. Halimbawa, single ka, single si Sir Richard. So tingin mo... Ay, story, ito ko. Ito si boss. Ganito kami kalayo. Ang taas-taas ni boss Richard. Kahit pa siguro single kami, parehas, baka hindi. Kasi nga ito, si boss ko siya. May-ari lang naman siya ng kumpanya. Tapos ako, ito, ganito, ito lang naman ako. Yun na nga, kahit sa ang aspeto, anggulo mo ko, itapat kay Sir Richard, walang-wala ako. Boss siya, mayaman, may-ari ng kumpanya. Samantalang ako. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang boyfriend ko. Ikaw yung papakasalan ko. Okay? Okay. Balik na ako sa department, Marshall.